Hi guys, Sunday today. Eto na naman tayo. Kailangan nating magluto ng ulam para sa mga apo. So ang lulutuin ko today is tinola po. Kakaibang tinola. Bakit kakaibang tinola? Dahil may mga sangkap na pinalitan natin para mas lalong masarap. Ito yung mga ingredients. Yung mga ingredients natin guys, syempre manok. Ilang piraso lang po ito eh. Apat na pakpak. Hinati ko po sa dalawa. Tapos, syempre ang ating sayote. Luya. Tapos, nor. Chicken cube. Tapos, yung ating siling green. At saka, igigisa natin sa luya. So, magsimula na tayo guys. Siyempre guys, dahil tayo ay nagpainit na ng kawali para sa ating ano, sa ating pagisa, lalagyan natin ng mantika. Siyempre magigisa na po tayo. Unang ilalagay, siyempre yung luya guys. Yan. Igigisa natin sa luya para, sabi nila, maaalis daw yung langsa ng manok. Pero, syempre, ito muna ang ilalagay natin. Next, ay yung bawang. Hindi ko alam guys ha, kung yung iba ganito pagkakaluto. Pero na-try ko naman kasi ito eh. Maganda po siya. Lalagyan ng bawang. Bawang syempre. Para kompleto yung ricardo natin. Yan siya. Next is pagka medyo ano na siya, medyo ma brown-brown na ng konti. Ilalagay na natin yung sibuyas. Guys, ilalagay natin. Alam nyo guys, hindi ko alam kung talagang ano. Kasi ang sabi nila, pwede naman daw lalagyan neto or pwede rin hindi. Eh, ngayon, itatry ko po siyang lalagyan ng kamatis. Sabi kasi nila, pwede rin naman daw hindi. Pwede rin lagyan. So, eto, itatry natin ano. Lalagyan po. Pero nagluluto ako guys, talagang nilalagyan ko siya para ano, para lumasa ng husto. Ayan siya. Ngayon guys, yung manok naman, sakusya muna natin. Ayan siya. Ano lang to guys ha, walong pirasong, kumbaga walang hiwa lang kasi apat na pakpak yung nilagay ko eh. Tapos, hinati ko pa siya. Diba ganon? May yung pakpak pwede mo siyang hatiin. So, ganun ang ginawa ko. Siguro guys, pakuluin muna natin ng konti. Tatakpan po guys, muna natin. Guys, pwede na nating ano, titingnan kung pwede nang ang. Okay siya guys. Pwede na nating haluin. Haluin muna natin guys. Ano na siya oh. Nasangkot siya na. Sabi nila, mas maganda daw po yung ano, lalagay yung patis kaysa asin.
So, lalagyan po natin para mag mas masarap ang lasa. Ayan. Tapos, haluin mo natin. Bango, guys, oh. Ayan siya. Nilagyan natin ng ano, guys, ng lagyan natin ng konti ulit. Parang konti kasi. Para maglasa ng gusto. Tapos, guys, ang ginawa ko kasi, hindi ko alam kung kagaya sa inyo, ganun din ang pagluluto nung ginawa nyo. Pero ako kasi, ang ginawa ko, pag nasangkot siya na yung manok, sinasama ko na yung ano, sinasama ko na yung sayote para ano siya, maglasa din. Sinasama ko siya. Ganyan. So, takpan po muna natin ng konti, saglit, kasi para medyo lumambot ng konti. Although hindi naman talaga sobrang palambutin, tatakpan muna natin ng ilang minuto. Guys, titingnan na natin kung pwede na siyang isalin, ha? Uy, pwede na. Haluin po natin din. Ayun na siya, guys, oh. Kailangan nating haluin para ano siya, maglasa bago isalin. At dahil, guys, maliit kasi yung kawali, eh. Kailangan talaga niyang ilipat sa medyo mas malaking lagayan kasi hindi siya kakasya dito kapag ilalagay na yung paglalagyan na ng sabaw. So, kailangan nating isalin. So, dito na po siya natin isalin para ano, magkasya talaga. So, ayan o. Ayan na siya. Guys, ayan natin. Ayan, pwede na. Nalagyan na po natin ng sabaw. Para ano, tuluyang mag-ano talaga lumambot. Ay siya. Lalagyan po natin ang sabaw. Mga tatlong tasa lang. Dahil kukunti lang naman siya, guys, kailangan ganyan lang para malasang malasa naman. Tapos papakuluin muna natin, guys, isa pa, parang konti. Yan siya, diba? Takpan na natin, guys. Ilalagay na natin yung nor cubes. Isa lang para ano, maglasa talaga. Kaya nating sumama siya sa pagkulo. Para magkalasa siya. Guys, titingnan natin kung ano na siya. Malambot na. Titingnan natin kung okay na siya. Pwede nang ilagay yung gulay siya. So, medyo okay na siya. Ganito kasi ako pag nag-ano, tinitingnan ko kung talagang malambot ka, guys. So, gulay at saka ano, okay naman na siya. Pwede na natin ilagay yung gulay. Ayan po siya. Ayan. Ayan na po siya, guys.
guys. Di ba ang karaniwan talagang ano, yun yung sinasabi ko kung bakit kakaibang ano, kakaibang tinola. Kasi alam naman natin na kapag ka nagtinola talaga, ang nilalagay yung dahon ng sili. Di po ba? Yung dahon ng sili talaga yung nilalagay nila. Pero this time, ang lalagay ko po ay ano, alokbate. Masarap siya, na-try ko po. Masarap siyang ilalagay din. Ano siya, pang alternate dun sa dahon ng sili. Ito siya. Ito po, oh. Yan siya. Ito yung nilalagay ko kapag ka, ayoko nang ilagay yung sili. So, ilalagay na po natin. Dahil maano na siya, guys, eh. Malambot na kasi, ilalagay na po natin. I-try nyo to, guys. Masarap po siyang, ano, masarap siyang alternate ng ano, masarap siyang i-alternate ng tinola. Siyempre, pakuluin po muna natin. Tapos, tatakpan natin. Hanggang na lumambot. Okay na siya. Ayun siya, oh. Ilalagay na po natin yung sili. Siling green. Ayan siya. Luto na siya, eh. Tapos, syempre, bechin. Ayan. Guys, try nyo to. Promise, ang sarap ng ano. Ang sarap na alokbate ang ilalagay. Hindi kayo magsisisi. Okay. Patayin na po natin. Luto na. Ayan siya. Ayan na po. Ito na po, guys. Ang tinolang manok with alokbate. Ayan siya. Try nyo, guys. Masarap guys, yan. Tulog pa sila, eh. Mamaya na daw silang kumain. So, solo muna natin kumain today. Halika, samahan nyo ako. Halika, guys. Kain tayo. Bolgay. Kakain na daw siya.